Magandang umaga mga ka-Mayward, magandang umaga mga ka-Flyers, ka-Shippers, and mga Solids. Di lang kay Maymay Entrata, kundi pati kay Edward Bobber. Nako, bagong Marites or unang balita na bigay ni Bingkay, mag-Marites muna tayo. Next month na daw ata magsasign uli ng kontrata ang mga mahal natin na si Maymay Entrata and Edward Bobber. Sana daw, pag i-renew sila, pagbigyan na ang mga fans ng hashtag Mayward Flyers. Kasi magpakabait na daw sila at hindi na sila mambubuli para daw mapagbigyan naman ng proyekto si Maymay at saka si Edward dyan. Bobber, balita daw, lately ay kakasign lang ng kontrata or ng proyekto ni Julian Santos sa isang TV station at hindi sa ABS-CBN daw yun. At ang ganaps ay pwedeng gagawin yung paggawa ng movie sa Canada. At ang title ng movie na yan ni Julian Santos ay The Diary of Mrs. Winter. Ang sabi ng ibang flyers, baka naman, baka pwedeng maisingit ang isang Maymay Entrata kung gagawin ito sa Canada. Pero yes, mananatiling pangarap lang yan. At kung mapagbigyan, nako, hindi masama. Pero yes, mga kaibigan, going back sa pagpipirma ng kontrata, ang katanungan, i-renew kaya ng ABS-CBN ang mga kontrata ni na Maymay at ni Edward sa isang buwan? Yan po ang ating pakakabangan, syempre, dahil kung hindi, saan kaya pupunta ang isang Maymay Entrata and ang isang Edward John Bobber? Pero sa mga nakita natin, active sa show business itong si Maymay at saka si Edward. Si Edward nga lang ay palaging may hosting sa ASAP natin to. Every time na may live ang ASAP natin to. So masasabi natin isang gem ng ABS-CBN ang isang Edward John Bobber dahil sa katalinuhan nito at sa wit nito at sa pagsunod ng mga yapak ni Robbie Domingo. And so siguro it's a waste kung siya po ay i-give up ng ABS-CBN at hindi i-renew ang kontrata. At si Maymay naman, na hindi tayo sigurado kasi nag-aaral ngayon si Maymay, pero yan ang isa sa mga bagay na dapat natin bantayan in the next weeks na darating. Kasi syempre, kung hindi i-renew si Maymay, saan kaya ang punta ng kanyang showbiz career? Alexander Lexer Jules, naniniwala ako na may talento ang isang Maymay Entrata. And naniniwala ako na mahal siya ng ABS-CBN kasi kahit sa dami ng mga artista, ng mga performers ng ABS-CBN ay hindi po nawawala ng isang Maryjel Maymay Entrata at palagi po itong may mga ganaps na talagang binibigay ng management para sa kanya. Wala man siyang masasabi nating acting projects dahil sabi nga ni Ms. Darla Soler ay inaayawan muna ni Maymay ang acting projects. Kaya hindi muna siya gumawa ng mga ganaps na ganyan kasi nga dahilan sa siguro iniisip niya kailangan niyang bumalik sa Canada for her schooling at baka magka-complicate pa ito sa mga music projects niya. So yes, mga kaibigan, imposible rin na hindi i-renew ang isang Maymay Entrata. And yeah, of course, masasabi natin
na talagang nakakamiss ang May War dahilan sa wala masyadong update nowadays. Si Edward medyo tahimik at si Maymay ay sobrang tahimik for how many days now, ay wala po talagang update itong si Maymay and Trata. So sabi ko, napaka-busy yata ni Maymay. At ang update niya lang ay yung pray for Lebanon. And yes, mga kaibigan, talagang sana Maymay magkaroon ka rin ng time mag-update sa amin kung ano man ang tawag dito nangyayari dyan. Little TikTok, little live streaming, and of course, okay na kami doon. And makita lang namin na okay ka dyan. Na... Pero siguro dahil sa kabisihan ng dalaga natin, ay talagang hindi pa siya magkakaroon ng time para tayo i-update. Pero siguro naman sa Valentine's Day, ay merong i-update sa atin si Maymay and Trata. Of course, mga kaibigan, yan muna ang ating update. One thing lang na talagang hindi mawala sa ating isipan ay ang isang bagay na talagang matagal ko na itong iniisip. Share ko lang sa inyo, mga ka-Mayward Flyers and mga ka-Mayward Supporters, na talagang naiisip nyo ba na kung bakit si Edward John Barber, kahit magaling na artista, ay hindi tumatanggap ng proyekto, acting projects hanggang ngayon. And napapansin nyo ba si Maymay and Trata na hindi rin tumatanggap ng acting projects hanggang ngayon? Naalala nyo na ang sabi ni Edward John Barber, ayaw niyang magtrabaho hanggat ang hindi niya kasama ay si Maymay and Trata sa isang acting project. And then, nakikita natin yan hanggang ngayon. Wala pa rin acting project ang isang Edward John Barber. Inaantay kaya ng isang Edward John Barber na makatapos si Maymay and Trata sa pag-aaral bago tumanggap ng acting projects? At faithful ba siya sa isang Maymay and Trata at sa promise niya na si Maymay lang ang gusto niyang makasama sa isang acting project? Hanggang kailan hihindian ng isang Edward John Barber ang kahit anong proyekto when it comes to acting? At hanggang kailan kaya hindi tatanggap din ng acting project si Maymay and Trata? Sana naman soon ay tatanggap na sila. Alexander Electra Jules, alam ko miss na miss na si Maymay and Trata and Edward John Barber sa acting world. Pero wala tayong magagawa, guys, kundi ay push ang dalawa na sana soon ay tatanggap na sila ng acting projects. At gamitin muna yung freedom na being a solo artist at walang ka-love team para naman ma-improve nila ang sarili nila when it comes to acting. Kasi syempre, maganda po na experience kung tatanggap man sila para ma-enhance pa nila more ang kanilang acting abilities. And of course, makikita natin yung versatility kung meron man itong si Maya tsaka si Edward. At hindi kita makikilala. Alexander Lexter Jules, I will see you for more dito lang sa ating channel na nagmamahal kay Maymay at saka kay Edward. Hope na sana soon ay magkakaroon na tayo ng update from Maymay and from Edward Barber na rin. Magandang umaga po sa inyong lahat.